engine start. Hello guys, welcome back to my channel. And ituturo ko ngayon kung paano mag-test ng grounded at kung paano i-testing yung alternator kung sira na or grounded. So kadalasan kasi yung alternator, kaya tayo minsan tumitirik sa kalsada, especially pag bago lang washing yung makina nyo, namamatay yung makina or hindi umandar. So ang hanapin natin yung constant grounded. So gagamitin natin ng multi-tester, isisilik natin sa 10 amperes. So ito yung mga ginagamit para sukatin yung mga bolts na maliliit na boltahe ng DC current, no? So ilalagay natin yung positive dun sa negative cable papunta ng chassis para ma-reading yung, ito naman yung negative papunta ng terminal. So yun, nalagay na natin. So mababasa na natin kung grounded yung sasakyan. Kasi pag umabot yun ng 3 pababa, okay pa yan, hindi pa yun nagdi-drain. Sarado lang dapat yung mga pintuan bago i-test. So natikman natin, walang grounded yung kotse, okay? So ang itetest natin na sunod, so ikabit ko muna. Itetest natin yung alternator. Kung nag-charge ba yung alternator at kung mayroong grounded pag umaandar. Kasi pag ang grounded pag umaandar, nanggagaling sa alternator yung kuryente, yung AC current. Pag mayroong problema na yung mga rectifier at yung coil windings, nagkakaroon ng grounded. So, itetest natin yan dito tayo sa body ground, sa may tornilyo, yung negative. So, ilalagay natin ito sa alternator doon sa kulay pula, yung may takip na kulay pula. Doon mo ikakabit sa nut doon sa lalagyan ng positive papunta ng battery. So, dyan makikita na kagad kung mayroong reading sa battery. Yan, 12.70 yung reading. Ibig sabihin, meron siyang 12.70. So, ang gagawin natin ngayon, i-start natin yung engine para malaman kung nag-charge yung rectifier diode ng tama. So, pag umabot siya ng 15 volts, sira na yung rectifier diode. Kasi, umabot siya ng 15. Kasi may limit yan, 4.5 or 4.7. Mga ganyan. So, start natin. Yan. So, ang gagawin natin, i-on natin yung aircon. I-on natin yung hazard. I-on natin yung mga ilaw. Lahat na ilaw. Hazard, signal light. Sabay na yung hazard. And so, headlight natin. So, right-handed yung manibela. Kaya nandito yung headlight sa kanan. So, i-on natin yung radio. Lahat na accessories. Okay? Kaya nauna natin. Punta na tayo doon sa multi-tester. Titingnan natin kung tama yung charging system or kung malakas o napakahina. So dapat tama lang, dapat umabot siya lang 13.5 or 13.1 or umabot siya ng 14.2 so 4.6. Pag nag-acceleration, pag lumagpas siya ng 15, may problema na yung rectifier diode natin. Yeah. So okay pa naman kahit i-acceleration nyo ng 30 seconds, 2500 RPM. Ito din yung gawin nyo para malaman kung sira na yung rectifier diode. Okay? Yan. So tanggalin ko na. So ang gagawin kong sunod, alamin natin kung grounded yung alternator. Kung mayroon ba nagli-leak na AC current. Kasi ang alternator ay nag-create ng electromagnetic field ng AC current para mag-create ng kuryente, no? Papunta ng rectifier diode para i-convert sa DC current. So ayan, wala siyang grounded sa body doon sa housing ng alternator. Ibig sabihin, hindi po grounded yung buong sasakyan nyo. Okay pa yung condition. So ganun lang po yung pag-check. And sa mga nag-request pala, salamat. So, itong ginawa kong video kasi nag-request yung ating viewers. Hindi ko natanda yung pangalan. Basta ito na yung video mo. Thank you for watching. And subscribe para update po.